の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂の Dreaming Girl 忘れないで。 Hi guys! Welcome back to CJ Vlog. At kung bago kayo din sa aking bahay, ay huwag mong kalimutan i-like and subscribe and hit the button bell para updated kayo sa aking mga video. And for today's video, ay may hinanda si Joy sa akin na challenge. At ang challenge na ito ay tinawag na answer the question or sack it. Makikita niyo po to. Dito ilalagay yung surprise punishment sa akin ni Joy. Pag hindi ko nasagot yung tanong niya, 10 seconds lang po yung limit. Pag hindi ko po nasagot yung question, ay mayroon akong punishment. Ano kaya yung mga yon? And handa na ba ako? Game na! Okay, Joy. Question number 1. Tell me the 3 states of matter. In 10, 9, 8, 7, 3 states of matter. 7, 3 states 6, of matter? Hindi ko alam. 5, 4, 3, 2, 1. Saan pa ako? Hindi ko alam yun. Saan yun? Saan yung pinag-aralan? Solid, liquid, gas. Absent ka na. Absent ako na. Dahil ito ka lang ano nun. Biro. Ito na. Sana masarap yan. Ano ba kasi yan? Laki ka sa nainom ko. Sarap. 100 plus. Tama, tama. Ano buong pangalan ni Dr. Jose Rizal? In 10, 9, 8. Abalik kita sa high school. Disdado. 8, Don't, 7, Rizal. 6, 5. Ay, hindi ko alam. Sorry po, Dr. Rizal, hindi ko alam. Okay, dahil dyan pag... Ano sagot? Ang sagot po ay Jose Protasio Rizal Mercado Alonso E. Rialonda. Ay, hindi ko talaga alam yan. Napakahaba. Hindi ko talaga po alam yung pangalan ni Dr. Okay, Piring. Napakahaba kasi nung anong pangalan niya. Ano ba yan, Joy? Mahina ako sa kasaysayan. Sabi ko sa'yo kanina, mag-aral ka. Sayang. Nag-guguli sana ako. Left. Okay. Ano ba yan? Parang sili yun ah. Hindi. Favorite mo yan. Question number 3. Question number 3 is spell fuchsia. P U no. F U 10 F U C 8 H A fuchsia. P U C H A fuchsia. Tama ka na din sa. Hey, you're wrong. Na lang. The answer is F-U-C-H-S-I-A. Dahil dyan. Hindi, madali lang yan. Ikaw na rin. Ako, parang lahat yan ay ano ah. Talo ako dyan ah. Punishment ako lahat ah. Ano na yan? Yung ano yung... Sarap diba? Sesame oil? Ano ay? Hindi na ako sa labi. Tila ko. Inulit ko pa. Ano ba mo dyan ah? Okay, okay, inom. I choose this one. Okay. Ano yan to? Kita doon? Yeah. Yogurt. Dali, question number 4 pa lang tayo. Question number 4. Alam ko magaling ka sa mat. Sige, sige. 8 times 8 equals? 3 times 8 equals? 10. 9. 40. 7. 64. Oh, okay, correct. 64. Point. How fine. Okay, question number 5. Ano ang English ng sitaw? 10, 9, 8. Spring beans. 7. Beans. 6. 5. Four. Spring onion. Spring bean man din. Bagyo bean. Ding. Long bean or string bean? Ay, malapit na yun. Ang daya ni Joy. Spring bean. Malapit na ay... Spring bean man din yun. Long bean or string bean, not spring. Okay, close your eyes. Magkatunog, pwede na yun. Close your eyes.
Spring onion, spring string, string ah. Yeah, spring string, spring onion ay sibuyas. Oh. Absent na naman siguro ako ng TLE namin. Dapat din balik ka sa ano, this. Okay, you drink this one. What is this? This one nice? Yes, of course. Wala naman siya. Times 2 is easy one. Bilis naman yan, 24. Okay, dahil lucky ka sa 7, tignan natin sa 8 po. Lucky question. Po ng silver sa periodic table of elements. SA? No. SU? No. UN? No. UA? So, wala ka na, tama ka na. Punishment ka na. AG. Okay, close your eyes. AG, bago yun. Gold yun. AG, no. AU yung gold. Mali pala. Punishment. Okay. Close your eyes. AU pala yun. AG pala yun? Yes. AG pa ganyan yun? Parang AU yun. Mahina ako kasi sa chemistry. So, ibig sabihin mali na research ko. Mahina ako sa element. Alam ko lang naman sa element. Okay. Ang alam ko lang H2O. Ito po ang akin. Kanan. What is this? Baka yung mga ano ko dyan, maano na kayo sa akin kasi mopols ako. Yun na nanawagan po dun sa teacher niya natin, pakibalik po. Shapes that have six sides. Napakadali niyan. Ten. Six sides. Nine. Square. Oblong. Triangle. Rectangle. Hexagon. Triangle ay ano, three sides lang doon. Ayoko na nga, bumalik ang basa school. Ito na ba? Okay. Higo. Higo. Ayun dito. Eggs that have eight sides. Nonagon. Ten. Pentagon. Nonagon. Basta may nonagon yun, alam mo. Nonagon na yun. Okay. Punishment na naman. Bakit kasi mga side? Mayroon din ako. Mayroon din ako sa side. Baka ma-turn off sila sa akin. Ayaw lang nila sa akin. Okay, Higo, baby. I guess this one. Okay, your favorite. Favorite. Sigurado, alam mo, pag alam ko yan. Unang presidente ng Pilipinas. Pag ano? Manuel Quezon. Manuel Quezon. Hindi. Sino yung lumaban? Sila pula po. Ferdinand Marcos. Sila pula po. Magellan. Emilio Aguinaldo. Grogan. At talino. Wait, upset ako yaman yun. Yeah. Okay. Okay. I choose this right side. Okay. Milo. Favorite. Mm. Ano ba yan? Sino ang nagtahi ng matawat ng Pilipinas? Kilala ko yun eh. Ano yun yung si Rizal? Iyo, umpisa. Emanuela. Sino? Ang hirap naman yan. Sis, pero kilala ko yun. Si Felipe? Babae? Nagtahi? Oo, hindi mo alam. Nagtsura Aquino. Grabe ka. Nagtsura Aquino pala yun. Alam mo yung kulay ng matawat ng Pilipinas? Oo. Nagsura pala? Okay, tiring. Apat lang mga kantaman. Napakatalino ko po. Napakatalino mo naman. Dapat umuwi ka na at mag-aaral ka na. Sa gusto ko magpaaral kay si Mami, huwag na. Sasayang mo yung pera. Okay, Higo. Ito kaya ba sa akin? Masarap. Coca-Cola. Trash. Kailan mo nagkaan? What bro? A word. Alam, to identify any of class of people, places, or thing is called... Ulit daw? Ano ba't English yan? Ito na naman, English naman tayo. Ang hirap niya. A word used to identify any of class of people, places, or things is called... Noun! Yeah. Tama ako?
kategory ang utak ng katipunan. Lapu-lapu. 10. Kiki. 9. Kiki. 8. 7. Utak ng katipunan? Utak! Si Magellan? Dahil wala kang utak. Wala. Mark Arthur? Emilio Jacinto. I shall return yun. Ah, Emilio Jacinto. Ano ko ba? Okay. Ako nga walang utak. Siya ang utak ng katipunan. Buti pa yung pinahulaan ko may utak. Yeah, sana yan na siya. Ito, sigurado magkakauta ka. Okay, sige. Dea. Sarap? Sarap. Ano? Ano yan? Green. Wine. Ah, wine pala. Yung ano? Sarap. Si sushi? Ah, sushi. Soju. Soju? A word used to describe an action, state, or occurrence, and forming the main part. Pangilan yun, English! Hindi ako marunong kasi ba marunong sa English. English sentence is called... Oh. Verb! Galing! Yung bobo pala, magaling din maghula. Tama ba, verb? Tama. Yeah. Spelling tayo. Wow. Tapos na po tayo. Spell eligible. Eligible? Eligible. Nakatay, nabasa ko yung ganit na ano ko yan? E, L, L, I, J, not J, G, A, I, V, L, E. Eligible. No. E, L, E, G, E, I, L, B, L, E. Mali. Mali, mali. Nabasa ko yun eh, tama sabi. E, L, I, G, I, B, L, E. Mali yung spelling mo. Eligible. 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 Eligible, not eligible. Oh. Eligible. Dahil dyan, piring. Huwag ka na masyado bobo. Wala din na yan. Mali yung spelling mo eh. Mali. Ano na? Kasi GA yung sinabi. Re. Okay, wait. Yan na napili mo. Yung nabagawin. Nabusog ako doon. Sige. Okay, sige. Last question. Shapes that have no sides. So cool. Color. Ang galing niya. Dala siya tumakawa. Dali ng tanong niya. Wala na. At yan guys. Dito na po. Nagtatapos ang challenge sa akin ni Joy. Talo ako. Wala akong nasagot. Huwag sana kayo ma-turn up sa akin. Ha? At kung nagustuhan niyo po itong challenge nito, please huwag niyo pong kalimutan i-like, subscribe, and hit the button bell para updated po kayo lagi sa aking mga videos. Bye!